Paano ba magkaroon ng best plant? Best as in, walang sakit na halaman. Best as in, walang mga tuyo-tuyo sa dulo ng dahon niya. Walang durug-durug na dahon. Hindi nagtutunaw na roots. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, isishare ko sa inyo yung 5 tips para magkaroon tayo ng ma-healthy at best na plant. Number 1 dyan ay, i-check mo ang halaman mo kung bibili ka pa lang ng halaman. I-check mo yung bibili mong halaman kung meron ba siyang mga pets sa likod, sa harap, at sa roots niya. O, di ba? Nalagyan mo yung sphagnumus. Ayan, healthy yan. Makikita mo naman yung healthy roots na walang amoy, hindi nangangamoy, na hindi nagtutunaw yung roots, na white yung mga roots niya. Yun ang makikita mo. Walang amoy yung roots niya. Ayan yung mga healthy roots. Walang pagtutunaw na nangyayari sa loob. Doon talaga tayo mag-uumpisa sa pagbibili. So, bago natin bilhin yung mga halaman, i-check natin kung may mga fungus siya or may mga mealybugs ba siya. Kasi hindi lang para yung healthy yung plants na bibilin mo, para din sa mga natitira mong halaman sa bahay or yung mga old na halaman mo sa bahay, para hindi sila mahawaan, para mas maging healthy din sila, kasi wala kang sakit na dadalhin sa kanila. Kasi ako, pag bumibili ako ng mga halaman sa garden, chine-check ko yung mga leaves, pinupunasan ko yung mga dahon para syempre para mas maging fresh yung mga air na makukuha ng stomata, or mas makakapag-penetrate ng maayos yung stomata pagka healthy yung leaves niya, pagka walang nakaharang dito sa dahon niya. Tapos pagka wala siyang mga fungus, or pagka pinupunasan mo kasi yan, kahit papaano makikita mo, mahahawakan mo kung meron siyang mga pest, kasi medyo maliliit minsan yung mga pest na hindi na natin nakikita, mga fungus gnats, mga itlog-itlog ng mga aphids. So minsan punas-punasan din natin yung mga dahon natin kahit hindi yung bagong bili, lalo-lalo na punasan natin yung mga old na mga luma nating halaman na nakatambak na lang sa bahay, na medyo inaabot na ng ilang taon sa atin. So kahit papaano, check natin kung meron ba silang mga alikabok, kahit papaano mapunasan sila every month. Kasi nakakatamad din kasi pagka masyado kang madaming ginagawa, tapos masyado kang maraming halaman, na mahirap na silang i-maintain pagka masyadong marami na sila. Pero syempre kahit papaano, tingnan natin kung puro alikabok na lang ba yung nasa dahon ng halaman natin. Kasi kung puro alikabok na yun, hindi na yun makakapag-penetrate ng maayos, hindi na siya makakapag-photosynthesis ng maayos, kasi natatakpan na yung stomata niya dyan sa ibabaw. Stomata yung nag-open and closing sa dahon natin na nandito sa loob, pero hindi mo sila makikita kasi kailangan mo ng microscope para makita mo sila. Para silang pintuan na nagbubukas-sara, yun yung humihigop at nagbubuga ng air sa halaman na to, para magkaroon ng air flows, para yung dahon ay makapaglabas ng tubig galing dito. Kasi mapapansin nyo yun, pagka umaga, may mga lumalabas na tubig dito sa dahon natin. Hindi yun dahil sa hamog lang, kundi dahil yung mga tubig dito overnight, yung mga tubig dito sa potting mix natin, ay kinukuha or hinihigop, paikot yan, kasi paikot-ikot yan, gawa ng stomata na nagkikreate ng osmosis dito sa halaman na to. So hindi na siya makakapag higop ng oxygen or nitrogen sa pasok niya, tapos hindi na rin siya makapaglabas ng carbon dioxide kasi nahaharangan nga sila ng mga alikabok or kung ano man yung nahaharang sa mga dahon nila. So check natin yung mga leaves ng dahon natin para mas maging best and healthy sila. I-check natin yung mga halaman kung bibili ka pa lang or luma na yung mga halaman mo sa'yo. Number 2 na tips para magkaroon ka ng healthy and best plant ay, huwag mo muna siyang i-fertilize pagka dating ng mga bagong halaman mo, or pagka dala mo sa bahay niyo, huwag mo muna siyang i-fertilize. Madalas naman kung sa garden tayo bibili ng mga halaman, yung iba meron ng fertilizer na kasama. Huwag na nating dagdagan yung fertilizer na yun kung sakaling meron ng fertilizer yung nabili natin. Hayaan muna natin silang magkaroon ng mga bagong shoots, mag-acclimate sa pwesto natin kung medyo malayo naman yung pinagbilihan natin, or kahit na medyo malapit, kasi mag-acclimate, iba-iba kasi yung pwesto natin, mag-acclimate pa yung halaman natin. At yung pinaka wag na wag talaga natin gagawin, kung bago pa lang yung mga halaman natin, lalo na kung pumiyahe pa yung halaman, lalo na kung mga medyo bulakan pa yung pinanggalingan, medyo tarlac, mga ganyan, or mga silang pa, tapos nandito tayo sa Maynila, wag na wag muna natin silang ipuprune, kasi malamang sa malamang pag pinrune mo yung halaman mo,
yung mga cuttings mo ay hindi mag-survive. Yung mother plant mag-survive yun kasi well-rooted na talaga siya. Pero yung mga cuttings mo, na-stress kasi yung halaman, so wag na wag muna natin silang ipoprune. Danas na danas ko yan sa mga halaman ko na, syempre kasi nagbebenta nga ako ng halaman. Ngayon, pagka gusto ko kaagad mag-prune, dati ganun ang ginagawa ko. Pagkarating ng mga halaman ko, kahit succulents pa yan, kasi sanay ako sa succulents na pag yung mga string of pearl ko, string of heart, string of dolphin, pag dumating talaga sa akin, pinuprune ko na talaga sila, tinatanim ko kaagad. Yun nga lang sa mga ganitong plants, mga aglaw, mga philodendron, lalo na sa mga hoya. Pag bagong dating sa inyo yung hoya, kahit lush na yan, huwag nyo munang ipuprune. Kasi yung cuttings nyo, hindi talaga magsusurvive. Siyempre kasi mag-a-acclimate pa siya sa pwesto mo. Tapos, hindi pa siya masyadong nadiligan, na-stress pa siya sa biyahe, lalo na pag malayo yung biyahe. Pero kung mga kapitbahay mo lang naman yung garden, okay na okay lang kasi magkahalos magkaano naman kayo ng yung pwesto mo, halos magkaparehas lang sa kanya. So, okay lang naman siguro yun. Pero mas maigi talaga na palipasin mo na mga 1 week bago mo sila i-prune kahit pagaling sa kapitbahay yan para safe, para mahirap kasi i-undo or mahirap kasi ibalik na pagka nasira na yung dahon at nagtunaw na. So, di mo na ma-undo yun, sayang lang yung cuttings mo. Tapos pag magpa-fertilize ka, antayin mo munang magkaroon ng 2-3 shoots kung magpa-fertilize ka para mas healthy na yung plants bago mo siya lalagyan ng fertilizer para mas maging mag-boost pa yung mga lalabas sa kanyang mga dahon, para mas mabilis pang dumami yung mga dahon niya, mas malalaki pa yung dahon na lumabas sa kanya, mas healthy pa yung plants bago mo sila fertilize. At mas maigi bago ka mag-fertilize, alamin mo muna kung ano yung instruction sa fertilizer mo. Kung ano ba nakalagay dun sa fertilizer, kung mga mabubulaklak ba yan na halaman, kung pwede ba sa kanila yung mga fertilizer na ibibigay mo, kung ano ba yung content ng fertilizer na ibibigay mo sa specific na halaman na paglalagyan mo. I-check mo kung baka variegated ba yung plants mo, tapos more on nitrogen ang ilalagay mo. So magre-revert yun, lalo na pagka nasa loob ng bahay, lalo na pag hindi masyadong mabright yung mabibigay mo sa kanilang sunlight, tapos more on nitrogen ang mabibigay mong sa kanya, fertilizer, magre-revert yun. So check natin kung ano yung plants na paglalagyan, yung specific na plants, at kung ano yung content ng fertilizer na ilalagay natin para magkaroon tayo ng mas healthy plants at best plant. Number 3 na tips para magkaroon tayo ng best or healthy plants ay ilagay natin sila sa airing spot. Kunyari pagdating nyo sa bahay nyo, huwag muna natin silang lalagay sa mainit na parte. Dapat dun muna sa mahangin lang pero hindi masyadong tatamaan ng sunlight. Mapa morning sunlight pa yan or kung anong sunlight. Pa-acclimate muna natin sila up to 2 to 3 days or hanggang 1 week para sure. Tsaka natin sila i-introduce sa sunlight. Iba-iba kasi yung halaman natin. Meron pang direct sunlight, meron pang low light lang, meron pang mid na lights ang gusto nila. Lalo na sa mga philodendron, mid lang ang lights na gusto nila. Ayaw nila na masyadong tatamaan ng bonggang sunlight. Pero, syempre, depende yon sa paglalagyan mo pa rin sa kanila. Kung direct ba na soil or kung nakapaso ba sila. More on, mas sensitive yung nakapasong halaman. Kung idadirect mo yung halaman mo ng sunlight, mas maigi i-train mo yung halaman mo. Kunyari, pagdating ng halaman, eto, kunyari, kararating lang ng halaman sa'yo, i-acclimate mo muna siya ng 1 week. Saka mo sila i-introduce sa sunlight ng 1 to 3 days. Pagka 3 days na nag-introduce mo sila sa morning sunlight, tapos sunod mo naman 4 hours na sunlight na morning sun. Pagka naka 1 week na sa'yo yung bagong plants mo, mas maigi, introduce mo na sila sa sunlight. Gradual lang yung pag-i-introduce sa sunlight para hindi sila masiraan ng dahon, hindi sila maglagas, hindi sila masunugan ng dahon. Gradual lang, kahit 3 days lang na pa-morning sunlight na 2 hours. After nung 2 hours na 3 days na yun, pwede mo na silang i-1 week ng 4 hours. Tapos kung gusto mo silang i-direct sunlight, katulad sa mga rubber tree, kasi pwede sila i-direct sunlight, dahan-dahan lang, mga 4 hours, sunod sa 4 hours ay 1 week ulit na 5 hours. Sunod naman na week, anihin mo na naman ng 6 hours na sunlight, mga ganon. Sunod-sunod lang, paunti-unti lang, para hindi masyadong mabigla yung halaman natin. Ganon yung ginagawa ko sa mga rubber tree ko, na kahit minsan hindi ako nagkaroon ng sunog-sunog na dahon na sa rubber tree, kasi gradual lang talaga, super dahan-dahan talaga yung pagka every week lang yung pagka pag-introduce ko sa sunlight para hindi ka magkaroon ng
sunog-sunog na down. Kasi pangit na kasi pag may sunog na na down. So, mas maigi na lang na putulin mo na lang siya. Kasi pagka, lalo na pagka ipapasok mo sa bahay, iaano mo sa, i-display mo sa bahay para mas maganda yung tayong-tayo niya. Pagka may, ano, kasi pag nasunog na yung dahon, madalas na lalagas na yon o napuputol na or nagigive up na yon kasi na-damage na yung dahon, so maglalagas na yon. Pangit pag rubber tree ay awang-awang, parang bungi-bungi yung dahon niya pagka natanggalan siya ng isang dahon doon sa pinaka ano niya talaga tayong-tayo. So mas maigi pa rin na ingatan natin yung mga dahon ng rubber tree natin. Okay lang kahit yung sa baba yung maglagas, wag lang yung sa pinakataas niya talaga or sa gitna kasi medyo pangit na. Kaya yung iniingatan ko sa mga rubber tree ko dito na inaalagaan. Buti na lang kahit naka-direct sun na sila ngayon maghapon, hindi talaga sila nasunugan or hindi ako nagkaroon ng problema sa mga dahon nila. Yung mga crotons naman, walang problema kahit galing sa loob ng bahay tapos direkta mo agad sa labas ng bahay na 24 hours. Yung buong sunlight talaga yung makukuha nila na direct talaga, na tanghaling-tanghaling tapat. Okay na okay lang sa kanila, hindi sila nagkakaroon ng mga sunog-sunog or mga brown leaves. Wag lang, ang problema lang kay crotons, wag lang siyang maru-root bound. Kasi pag nag-root bound yung mga crotons natin na hindi natin na-repot agad, doon maglalagas yung mga crotons. Number 4 na tips para magkaroon tayo ng healthy at best plant na halaman ay wag muna natin silang ire-repot kung kararating lang ng halaman natin. Acclimate muna natin sila para katulad sa sunlight. Wag natin bibiglain na ire-repot agad natin yung mga halaman natin bago or kararating pa lang. Antayin muna natin kahit mga 2 to 3 weeks or 1 month pa nga mas maigi para safe na mag-acclimate muna sila. Lalo na kahit na root bound na sila, wag natin munang kalkalin ng kalkalin yung potting mix nila. Pero syempre sa succulents, iba yung succulents. Mas maigi sa succulents ay talagang air dry mo muna, tanggalin muna mga ano, yung mga potting mix niya. Pero sa mga ganito, sa mga aglaw, philodendron, monstera, wag muna natin silang ire-repot, lalo sa monstera, kung hindi pa naman talaga nakapag-acclimate yung halaman na yun sa bahay natin. Ang mga monstera naman kasi, ayaw naman nila ng talagang ripat ng ripat. Mas nakakatipid tayo sa paso sa monstera. Kahit maliit lang yung pasong paglalagyan natin, mas gusto nila yung naru-root bound sila, saka sila maglalabas ng maraming dahon pag nag-root bound na sila. So, hindi natin kailangan sa monstera na ilipat ng paso, ng malalaking paso para magkaroon ng malalaking leaves. Kahit maliit lang yung paso nila, maglalabas yun ng malalaking leaves pagka talagang nabigay mo sa kanila yung magandang pwesto na makakuha sila ng more sun, more lights, mga ganon. Kasi ang monstera, thriving sila kahit hindi masyadong masunlight or kahit kaunti lang yung lights. Pwede kasi siya sa low lights na pwesto. Yun nga lang, mas healthy at makikita mo talagang best yung monstera pagka meron silang lights na nakukuha. Hindi leggy yung mga dahon or yung mga petiole nila. Hindi naglalagas yung mga dahon sa baba. Mas maganda kasi yung monstera na puro talaga dahon mula sa ilalim hanggang sa paakyat niyang dahon. Kasi pag naglagas na yun sa ilalim, tapos dito naman ay sa ibabaw naman or yung pinaka mga bagong dahon niya ay malalaki, pero kakaunti lang yung mga dahon niya sa ilalim or halos naglagas na, papangit din siya kasi lulundo din yung halaman na yun. Tapos pagka ang monstera kasi ay medyo matanda na, nagbabagsakan na yung mga ano niya, yung mga stem niya, talagang nagko-crawl siya or yung nagtitrail talaga sila. Mas maigi sa kanya yung may paglalagyan kang pader, may paglalagyan kang malaking puno or may paglalagyan kang pole na malaki. Kasi pag pole din kasi ang paglalagyan mo sa kanila, kailangan talagang ano talaga super laki kasi nagtutumbahan talaga sila, naglalakihan yung mga dahon nila, lalo na kung ang monstera mo ay delisyosa. Borsigiana hindi naman masyadong lumalaki, nasaktuhan lang yung dahon nila. Pero kung monstera delisyosa katulad niyan, super laki talaga yung mga dahon na lalabas sa kanya pag lalo na pag nakakakuha sila ng magandang sunlight at magandang air circulation doon sa pwesto niya. Kung magre-repot naman tayo ng mga halaman, let's say for example na acclimate na natin yung halaman natin sa bahay natin, so pwede na natin silang i-repot. Make sure na gagayahin natin yung potting mix na ginamit doon sa pinagbilihan nating halaman. Kunyari, ito yung potting mix niya. Gagayahin din natin kung ano yung nag-thrive yung halaman. Lalo na kung malapit lang yung garden sa atin. Or kahit na malayo man, kunyari malayo yung pinagbilihan nating garden sa halaman natin. Mas maigi
one week, i-check nyo or bantayan nyo halaman nyo kung naripat mo na siya, tapos ginaya mo yung potting mix niya. Mas maigi, one week, i-check mo siya or bantayan para kung ano man yung mangyayari sa halaman, kunyari, naglagas na yung daon sa baba or kung ano man yung parang hindi niya nagustuhan yung potting mix na nilagay mo, uproot mo na agad, palitan mo na agad ng potting mix. Yung potting mix kasi natin, iba-iba yung pwesto natin, iba-iba din dapat yung potting mix na gagamitin natin. Siyempre, kung anong potting mix yung nababagay sa atin, kung hindi tayo masyadong nagdidilig or kung araw-araw tayo nagdidilig. Kasi kung araw-araw tayo nagdidilig, mas maigi, maraming pames, maraming well-drained potting mix, maraming wala masyadong kukupit yung paglalagyan natin para mabilis mag-drain yung potting mix na gagamitin natin sa kanila. Mas maigi, maglagay tayo ng kukupit. Kung minsan lang tayo magdilig sa halaman natin, kukupit, rice hull, mga perlite, mga ganon, para hindi tayo masyadong matutuyuan ng potting mix or meron pa rin moisture na matitira sa mga halaman natin. Make sure din na ang gagamitin mong mga kukupit ay nabilad mo na. Mas maigi kung kunyari na bumili ka ng potting mix na or kung yung kukupit mo ay bago pa lang giling. Mas maigi kasi mas mura yung bagong giling pa lang eh. Mas maigi bilad mo muna siya kung meron kayong direct sunlight dyan, mas maigi. Pero kung wala kayong mapagbibiladan ng mga ganon, mas maigi bumili na lang kayo ng mga potting mix na yung concentrated na or yung talagang nabilad na nila bago mo gamitin. Meron namang nabibili kasi sa Lazada, sa Shopee ng mga yung mix na talagang aroids mix or yung mga loom soil na mas magandang gamitin para hindi masyadong kakapitan or didikitan, papasukan ng fungus yung mga halaman natin. Iwasan natin maging basa lagi yung halaman natin kasi yung fungus ay gustong gusto ng basang potting mix or lupa. Wait lang! Bago ko ituloy yung tips ko sa inyo, pakiclick muna yung like kung nakagustuhan nyo yung aking video or nakatulong ako sa mga bagong nag-aalagan or naggustong mapalago yung mga halaman. At pakiclick na rin po yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, pati na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko. Number 5 na tips para magkaroon tayo ng best and healthy plants ay mag-bottom watering tayo sa mga halaman natin, lalo na pag bago pa lang tayong nag-aalaga ng halaman. Kasi mahirap talagang i-maintain or mahirap talagang i-check o i-master yung pag-water sa halaman natin. Kung gaano karaming water ba ang ibibigay natin sa halaman natin, mag-bottom water tayo kung hindi natin alam or hindi pa natin na ang tawag doon na kukuha yung kiliti ng halaman natin or kung namumroblema tayo sa kanila, kung na-overwater mo siya or kung nakukulangan mo siya ng tubig. Pangit din kasi sa halaman yung nakukulangan ng tubig or nakukulangan mo sila ng dilig kasi pagka nakulangan mo sila ng dilig, malamang sa malamang yung mga hindi na basang ugat ay magtutunaw or magtutuyo. Yung mga ugat na nabasa, yun yung healthy. So, parang magbibiyak-biyak yung mga ugat or magtutunawan yung ibang parte ng ugat, lalo na sa mga aglaw kasi malalaki yung mga ugat nila. Pag hindi mo masyadong na diligan yung ibang, ito, pag hindi mo yan masyadong nadiligan, yung kalahati niya nadiligan mo, yung kalahati hindi, makikitaan mo siya ng pagtutunaw. At bukod doon, mas maigi pag mga aglaw yung mga halaman nyo, lagyan nyo sila ng takip dito. Yung as in yung ano lang, yung hindi masyadong mahanginan yung mga ugat nila para hindi magtunaw yung mga ugat nila. Ang maganda kasi sa bottom watering, hindi magbubuhol-buhol dito sa ibabaw yung mga ugat ng halaman natin. Doon sila sa ilalim. Pag dito kasi sa ibabaw, mahirapan tayong magdilig. Kasi pag nagdilig ka dito tapos puro ugat na pala dito sa ibabaw, pag puro kasi dilig dito sa ibabaw, dito sila magpupuntahan yung mga ugat. Paakyat sila. Parang hindi sila pababa, paakyat sila kasi nandito yung tubig. Tapos dito kasi natutuyuan siya. So papunta talaga dito yung mga ugat. Yun nga lang, mahirapan tayong magdilig kasi pag dilig mo dyan, lalagpas na lang yan dito. Hindi na siya papasok doon sa kaloob-looban ng potting mix natin kasi naharangan na ng ugat dito sa ibabaw kung dito na masyadong maraming ugat. Tapos, isa pa doon, pagka nag-bottom water tayo, dito lang yung ugat niya, mag-iikutan lang dyan. Pag nag-bottom water tayo, malalaman naman natin, uhaw na uhaw talaga yung halaman pagka nilagay natin sila doon sa placement niya or yung, ang tawag doon, yung plato niya, yun. Pag nilagay natin doon sa plato niya, tapos nilagyan mo ng tubig, ay, mabilis maubos yung tubig. Ibig sabihin, uhaw na yung halaman na yun. Tapos, pag nakita mo nang basa na yung dito sa ibabaw, saka mo na sila tanggalin. Tapos, yung tanggalin mo na sila doon sa plato, huwag nyo silang isipin doon sa plato. Kasi,
pag may natira doon sa plato tapos nababad sila sa tubig, kamamatay din nila yon pagka nakalimutan mo na siya ng 2 to 3 days or ilang araw mo na siya doon nakasitin. Mas maigi kung magdamag lang silang naka-bottom water tapos kinabukasan may makita ka pang natitirang tubig doon sa plato nila, tapon mo na yung natitira na yon. Ang magandang i-bottom watering ng mga halaman ay yung gustong-gustong ma-rootbound muna sila bago sila maglabas ng mga dahon, katulad ng mga hoya, katulad ng mga ganito. Kasi bago siya maglabas ng mga maraming shoots dyan, mga babies dito, ay maglalabas muna sila ng maraming ugat. Pag marami na silang ugat, tsaka sila maglalabas ng mga babies, same lang din sa mga kalateya. Gustong-gusto rin ng mga kalateya na marami na silang ugat bago sila maglabas ng mga bagong babies or yung mga corms. Yung mga corms, parang may mga corms din kasi sila. Sa alocasia kasi parang ganun din na may lalabas din silang mga corms pagka marami na silang ugat. May mga ganung halaman. Meron din namang hindi. Pero madalas, ang maganda i-bottom water ay yung mga gustong-gusto mag-rootbound muna bago sila magkaroon ng mga babies. More on about sa bottom watering, meron akong video nun, 5 benefits ng pagbo-bottom watering natin sa halaman. Ayan, click nyo na lang.